Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Bini Bining Maui Reyes at ngayon, ako ang inyong magiging guro sa araw na ito. So ngayon, ating tatalakayin ang ponimang suprasegmental. So, ano nga ba ang suprasegmental? Ang suprasegmental ay ginagamit sa pagbigkas ng salita upang higit na maging mabisa ang pakikipagtalastasan. So, dito hindi ito kinakatawanan ng titik o letra. So, nakapokus ito sa pagbigkas o bigkas ng salita. So, may apat na nakapaloob sa ponimang suprasegmental. Ang diin, tono, antala, at haba. Una ay ang diin. Ang diin ang lakas at bigat o bahagyang pagtaas ng tinig sa pagbigkas ng isang pantig sa salita. So, nangangahulugan dito na ito ay lakas at bigat sa pagbigkas. Halimbawa is ang salitang buhay. Buhay ay isang kapalaran ng tao. Ang buhay naman ay kapag ang tao ay humihinga pa o buhay pa ito. So, ang pangalawang nakapaloob sa ponimang suprasegmental ay ang tono. Ang tono ang pagtaas at pagbaba ng tinig na maaring makapagsigla, makapagpahayag ng iba't ibang damdamin. Sa pagsasalita ay may mababa, katamtaman at mataas na tono. Halimbawa is, nanalo ka sa loto. Nanalo ka sa loto? Nanalo ka sa loto. Sunod naman ang antala. Ang antala, ito ay saglit na pagtigil sa pagsasalita upang lalong maging malinaw at mabisa ang kaisipang ipinapahiwadi. So, nangangahulugan dito na ito yung saglit o paghinga sa pagbigkas. Halimbawa is, hindi ako si Joshua. Hindi ako si Joshua. So, gumagamit tayo dito ng kuwit upang malaman natin kung saan tayo titigil sa pagbigkas. Ang panghuli ay haba. So, ang haba ay tumutukoy sa haba ng bigkas na inuukol ng nagsasalita sa patinig ng salita. Halimbawa is yung salitang bukas. Bukas is nangangahulugang tomorrow sa English. At bukas naman ay nangangahulugang open sa English. So, dito na nagtatapos ang aking pagtatalakay sa ponimang suprasegmental. Salamat sa panonood.